Habang pinapaulanan ng Russia ng missile ang Ukraine nitong mga nakaraang araw, nagpaulan din ng sanctions ang ilang bansa gaya ng UK laban sa Russia, tulad ng pag-freeze ng assets sa lahat ng major Russian banks kasama ang oligarchs sa UK at pag-ban ng high-tech exports. Sinulong rin ni UK Prime Minister Boris Johnson sa G7 leaders na tanggalin ang Russia sa SWIFT Global Payment System para mapilay ang ekonomiya nito. Pero para sa ilang rallyista, hindi ito sapat. Kulang anila ang ngipin ng economic sanctions. Mas gusto nila na palakasin ang military support sa Ukraine. Mula nang atakihin ng Russia ang Ukraine, hindi na natigil ang protestang tulad nito sa London upang kondinahin ang pag-atake at upang humingi ng suporta sa Western powers para sa bansa na binabayo ngayon ng gyera. Slava Ukraina means glory to Ukraine, which everyone responds with Heroyam Slava, which is glory to the heroes, and then Slava Nazi, glory to the nation. Karamihan ng narito Ukrainians, may Russians din na tumutulig sa aksyon ni Russian President Vladimir Putin at iba't ibang lahi na kontra sa gyera. I just want peace, we all want peace. Stand with Ukraine, stop the war. Don't turn a blind eye because you will be next, someone else will be next. Sa Dublin, daan-daan ang dumagsa sa harap ng General Post Office. Hinihiling nila na tulungan ng international community ang Ukraine. Nakiisa sa rally ang ilang Pinoy na tumutuligsa sa Russian invasion. Oh, yes. Sa Bologna, napuno ang Piazza Maggiore ng mga nakikiisa sa Ukraine. Ang kanilang sigaw, kapayapaan. Sa Venice at Modena, may nagpahiwatig din ng kanilang pagtutol sa gyera at nananalangin ang kaligtasan ng mga mamamayan ng Ukraine. Samantala, nanawagan naman ang migrante sa DFA ng agarang tulong para sa mga OFW sa Ukraine na naiipit sa kaguluhan. Nananawagan din kami sa Department of Foreign Affairs na natugunan ang pangangailangan ng ating kababayan para sa kanilang kaligtasan at bigyan ng pinansyal na tulong. Rose Eclarinat, ABS-CBN News, London.